hindi na rin halos madaanan ng mga sasakyan ang mga kalsadang lubog ngayon sa baha sa Quezon City. At para sa update na sa frontline na balitang yan live mula sa Quezon City, si Ian Suyu. Ian, gaano nakataas ang tubig dyan? Maui, maulang umaga sa inyong lahat. At abot sa dibdib na nga ang taas ng baha dito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Isa itong G. Araneta sa mga pangunahing kalsada na nalubog sa baha, bunga ng walang patid na pag-ulan mula noong kagabi. Alas 3 pa lang ng madaling araw, matindi na ang ulan dito sa syudad. Kaya ang resulta, matinding pagbaha sa mga kalsada. Sa bahaging ito ng Florentino Street, hindi na makadaan ang mga sasakyan dahil sa taas ng tubig. Dahil dyan, agad nagsilikas ang mga residente at napilitang sumilong sa may skyway ramp. Ilang metro naman ang layo dito sa aming pwesto ay nakita rin namin ng isang taxi na nakaparada at lumubog na sa baha. Sa bahagi naman ng G. Araneta na patungong Skyway at A. Bonifacio, nagmistulang ilog na rin sa taas ng tubig. Bukod sa mga nagkalat na basura, halos wala nang dumadaan ng mga sasakyan. Talagang hirap ang mga maliliit na sasakyan o mga light vehicles na tumawid dito. Tanging mga bus at mga SUV na lang ang nakikita nating nakakatawid paakyat dito sa may Skyway. Sa ngayon nga, Maui, medyo malakas pa rin ang buhos ng ulan dito sa lugar at talagang hindi pa humuhupa ang baha sa ngayon. At tanging mga malalaking sasakyan na lamang tulad ng truck at bus ang nakita nating nakakadaan kanina. At paalala natin sa ating mga kapatid na nagbabalak dumaan dito sa G. Araneta, mas mabuti po sigurong maghanap na po muna kayo ng alternatibong ruta para hindi na rin mahassle ang inyong pagbiyahe. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio. Ian, si Jess ito. No? Matanong ko lang muna, kanina pinakita mo dun sa report mo yung ibang mga tao. Bakit kailangan dun lang sila sumisilong sa ilalim ng Skyway ramp? Bakit sila dyan? Oo. Jess, yung mga sumisilong nga dito sa may Skyway ramp ay yung mga residente sa may Florentino Street na yung mga kabahayan nila ay nalubog na sa tubig. At kanina nakausap nga natin ang ilang mga residente, taon-taon daw talagang nangyayari ito at talagang hinihintay na lang daw muna nila na humupa yung baha hanggang sa makabalik ulit sila sa kanilang mga bahay at makapaglinis ng mga gamit. Tinitignan lang namin sa likod mo, gaano kataas ba yan tubig? Hanggang bewang mo ba yan na nasa likod mo? Dito sa aking nasa likuran, hanggang dibdib na yan. Kung makikita ninyo, merong lalaki doon, yung naka-hard hat na orange at ibang mga residente na naglilinis dahil nga marami yung mga basura na tinangay ng baha dito sa bahaging ito ng G. Araneta Avenue. Nakikita naman natin sila kanina pa yan. Mga 30 minutes ago, nagsimula na silang maglinis. Okay, Ian, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.